ang aming matutuhan, ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang nakuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kaniyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga pong sa mga oras at sandaling ito, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, upang tayo ay magpasalamat at magbigay ng papuri at parangal sa ating Diyos Ama. Kaya nga nararapat din na sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya ay isama natin sa ating mga panalangin at sa ating mga intensyon ang lahat ng kapatid nating may sakit, ang mga kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ang kanilang mga wedding anniversary sa araw na ito. Gayon din po ang mga kadiboto nating may iba't ibang mga kahilingan sa buhay. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang isa sa pinakamaigsing ebanghelyo sa taong pangliturhiya. Bagamat maigsi, ito po'y kapupulutan natin nang napakaraming aral. Kung inyo pong nasundan ang mga pagbasa at ebanghelyo mula Lunes, ay mapapansin natin ang pagiging abala ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga gawaing ministeryo. Ano pat ang mga tao patuloy na lumalapit sa kanya. Patuloy siyang sinusundan. Mula sa malalayong bayan, ang mga tao ay naglalakbay at naglalakad upang madampi at makita ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Nais nilang gumaling sa kanilang karamdaman. Nais nilang makita ang mukha ng Diyos. Nananabik silang mahipo kahit ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, sapagkat para sa kanilang pananampalataya, sapat na iyon para gumaling sila sa kanilang karamdaman at upang matugunan ang sari-sari nilang mga kahilingan sa buhay. Subalit nakalulungkot pong isipin
na sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sa pag-uwi noon ni Jesus, habang nagkakatipon ang napakaraming tao, ni hindi man nga lamang makuhang makakain ng Panginoon at ng kaniyang mga alagad, ano ang sunod na nangyari? Nabalitaan ng kaniyang kasambahay, pumaroon upang kunin at kaunin si Jesus, sapagkat ang ibang mga tao ang sabi sa kaniya, nasisiraan na siya ng bait. Sa kabila po ng kabutihan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay may mga taong hindi siya matanggap. May mga taong imbis na tanggapin at paniwalaan ang kaniyang awa at kapangyarihan, siya po ay kinaiinggitan. At anumang gawin niya, tila baga, hindi siya pinaniniwalaan ng mga taong tumutuligsa sa kanya. Ang mas nakalulungkot, patuloy na sinisiraan ang ating Panginoon at kinalaunan, nagtulong-tulong ang mga tao upang siya ay ipapatay. Subalit buo ang loob ng ating Panginoon. Walang paninira ang pwedeng makatigil sa kanyang paggawa ng mabuti. Walang paninira ang pwedeng makatigil sa kanyang awa at pagmamalasakit. Walang paninira ang pwedeng makahinto sa kanyang pagpapagaling sa mga tao. Walang paninira ang makahihinto upang hilumin niya ang mga pusong sugatan. Walang paninira ang pwedeng makapagtigil sa kaniyang pagmamahal sa makasalanang sanlibutan. Tunay ngang ang ating Nuestro Padre ay totoong Diyos, dahil ang pag-ibig niya walang kondisyon. Ang pag-ibig niya walang pinipiling pagkakataon. Hamakin man siya ng tao, libakin man siya ng tao, pagsalitaan man siya ng masasakit, hindi totoo at hindi maganda, magalit man ang tao sa kanya, sisihin man siya ng tao, kailanman hindi ito magiging hadlang upang ihinto niya ang kaniyang pagpapala at pagmamahal sa ating lahat. Di po ba't kagaya noon, ganito rin ang ating ginagawa sa ating Panginoon. Minsan, sinisisi natin ang Diyos. Nagagalit tayo sa Kanya. Nagtatampo tayo sa Kanya. Minsan nga, inaakasahan natin siya na siya ang may dahilan kung bakit tayo naghihirap sa buhay. Minsan, pinagdudunahan natin ang kaniyang kapangyarihan. Subalit, anumang negatibong emosyon ang mayroon tayo sa kanya, ang katotohanan, kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Ang katotohanan, sa kabila ng ating pagdududa, minamahal at inaaruga tayo ng ating Diyos. Hindi nagiging hadlang ang ating mga pagdududa upang tayo ay parusahan ng Diyos. Patuloy tayong inuunawa ng Diyos at hindi mauubos ang kaniyang pag-unawa sa ating mga tao. Patuloy tayo niyang bibigyan hindi lamang ng isa, ng dalawa o tatlong pagkakataon. Bibigyan niya tayo
ng napakaraming pagkakataon upang tayo ay magsisi at magbalik loob. Ano pat narinig natin sa unang pagbasa na bilang isang dakilang saserdote, inihain ng ating Nuestro Padre ang kaniyang buong dugo at buhay para maging handog sa ating Ama. Hindi ang dugo ng mga alay ang kaniyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Sa kabila ng ating paghamak at pag-aalipustas sa Kanya, sa kabila ng ating pag-aalinlangan at pagdududa, hindi nagdalawang isip ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na kusang ihandog ang kaniyang sarili alang-alang sa katubusan ng ating pagkakautang at napakaraming mga kasalanan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ano pa ba ang pwede nating mahiling sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno? Lahat-lahat ibinigay na niya para sa atin. Wala siyang itinira sa kaniyang sarili. Hindi pa ba sapat ang bawat dugo at sugat na kaniyang dinanas? Hindi pa ba sapat ang buhay na inialay niya para maipadama niya ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bigyan natin ng pagkakataon ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, upang maging bahagi at hari ng ating buhay. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapamagitan. Siya ang ating tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat.